Ayan, what's up, drivers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Sa video ito, pag-uusapan lang po natin, ito magiging laban ng ating Gilas Pilipinas mamaya dyan sa South Sudan. Manny Pangilinan, pinatututok ang Gilas Pilipinas sa classification round. What if kung si JB nga ba ang ating ginamit at hindi si Jordan Clarkson? Yan po yung ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago yan, baka napadaan lang po kayo sa ating YouTube channel. Please hit like, share, comment down below. And don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating mga Gilas Pilipinas video. Mga shooters, eto na nga. Mamaya na nga pong gabi ang laban ng Gilas Pilipinas at natuloy na, no? Kasi kahapon, mga shooters, hindi pa to sigurado kung itong South Sudan nga ba o yung Puerto Rico ang ating makakalaban. No? Pero ngayon po, kumpirmado na yan na itong South Sudan nga ang ating unang makakalaban dito sa classification round. Gaano nga ba kalakas itong South Sudan? Mga shooters, kung matatandaan po natin itong South Sudan, kung makikilala po natin sila, sila po ay nag-average din ng 6'5 ang height. Malalaki din po, meron din silang 7-footer, 7'1 player. At na kanilang average po, 6'5. May tatlo po yung 6'11 na itong South Sudan. At may NBA player din po sila dyan, si Jones. So kumbaga, talagang ito, feeling ko mas malakas pa nga po itong South Sudan. Ikukumpara po natin dyan sa una natin nakalaban sa Group A, itong Angola. Mas malakas po ito, mga shooters. At malalaki po sila. Imaginin po natin, may 7-footer po ito. So kumbaga, tama po yung sinasabi ni Boss MVP rito. Natutukan ito nila Coach Chot Reyes at ng SBP. Nila Jordan Clarkson, Scottie Thompson, Junmar Pajardo, Kiefer Avena, Ren Sabando, Jamie Malonzo. Kailangan pong magtrabaho dito. Ito nga pong sinasabi ni Boss MVP, Manny Pangilinan, no? Kailangan tutukan ng SBP at ng Gilas Pilipinas, mag-focus sila dito sa classification round. So ito po yung sinasabi ni Boss MVP rito. 'Di ba? Kasi siya pinakamalaking ginastos dito, mga shooters. Siya yung emeritus ng Gilas Pilipinas. So kumbaga, mga shooters, yung sinasabi ni Boss MVP dito kina Alpan Lillo, kina Jordan Clarkson at Coach Chot Reyes, kay team manager Boots Antonio, na kailangan talaga nilang tutukan etong classification round kung gusto po nating makapasok ang ating Gilas Pilipinas dyan sa Summer 2024 Paris Olympics. So ito po kasi yung hangad ng Gilas Pilipinas. Ito po yung gustong mangyari ni Manny B. Pangilinan. Diba? Handa naman siyang tayong suportahan. Handang suportahan ni Manny Pangilinan itong ating kupunan, makapasok lang po etong Gilas Pilipinas dyan sa 2024 Paris Olympic. Mga shooters, lahat naman po tayo, yan yung hinahangad eh. No? Kaya dapat malusutan ng Gilas Pilipinas etong ating laban against South Sudan at ni Coach Chot Reyes. Ito yung kanyang, ito yung magdedetermine kay Coach Chot Reyes kung karapat dapat nga ba siya mag-stay dyan. Diba? Pagbigyan po natin ng pagkakataon si Coach Chot Reyes, nag-sorry na rin naman po siya kay Boss Manny Pangilinan dyan sa manager ng Gilas Pilipinas na siya talagang nagpupuspos, no? Nagbibigay ng budget para sa Gilas Pilipinas. Nag-sorry na po si Coach Chot Reyes sa party pong iyan, sa pagkatalo nga po nila doon sa Italy. So, nagbigay na po ng pahayag dyan si Manny Pangilinan at hindi niya pa nga daw nire-reply etong text ni Coach Chot Reyes. And hopefully talaga makita natin mamaya na lumalaban etong ating Gilas Pilipinas matapos nga po ang ating malungkot na pagkatalo dito sa kupuna ng Italy. And hopefully mabawi natin mamaya yung panalo, mga shooters. Makakuha po natin yung kauna-unahan natin panalo matapos tayong matalo ng tatlong magkakasunod sa Dominican Republic, sa Angola at sa Italy. And hopefully malusutan ito nila Coach Chot Reyes, nila Kai Soto at itong ating Gilas Pilipinas. Diba? Mahalagang mahalaga po yung ating natitirang laban. Ito po yung tanong ng karamihan. Gusto po nating padaanan at pasadahan. What if hindi si Jordan Clarkson ang ginamit dito? No, ito lang po mga shooters ha. Hindi po tayo galit kay Jordan Clarkson. Gusto po natin actually ang ating nga pong hiling noon eh, magsabay sila ni Justin Brownlee. Gusto lang po natin, nakikita lang po kasi natin sa mga comment na kung si Justin Brownlee daw yung ginamit, etso ganito, ganito, ganon. So ito lang po tatalakayin natin. What if nga kung hindi si Jordan Clarkson ang ginamit natin dito sa World Cup, no? Na napakalaki nga naman talaga ng naging budget ni Jordan Clarkson, ikukumpara natin doon kay Justin Brownlee.
Di ba? Which is yung puyo talaga ito, ito naman yung kasi yung gusto rin ni Coach Chot Reyes, di ba? Wala po tayong magagawa dyan. But what if, kung hindi nga po si Jordan Clarkson ang ating ginamit dito, ano nga ba ang naging record kaya natin? Di ba? So yun po yung mga katanungan na nakikita po natin sa kasalukuyan sa lahat ng social media platform. What if kung si Justin Brownlee ang ginamit at hindi nga po itong si Jordan Clarkson? Ano kaya ang kalalagayan ng ating bansa ngayon? Well, sa akin pong pananaw personally, siguro naiba. Baka naiba po kung hindi po si Jordan Clarkson ang ating ginamit. Baka po hindi ganito yung sitwasyon ng ating Gilas Pilipinas ngayon. Mga shooters, baka may pagkakaiba pong konti. Dahil alam po natin si Jordan Clarkson, legit NBA player. No? Legit scorer si Jordan Clarkson. Pero ibahin po natin yung Justin Brownlee. Iba rin po yung kanilang talent, mga shooters. Magkaiba po sila ng personality when it comes to the play basketball. Magkaiba po yan. Siyempre, NBA versus PBA, import. Diba? Si Justin Brownlee, mga shooters, ang kagandahan kay Justin Brownlee, kapag hindi siya pumuputok, hindi siya kayang umiscore, nahihirapan siya, ini-involve niya po yung sarili, yung mga ka-teammate niya, hindi lang yung sarili niya ang iniisip niya. Hindi buhat team yung isang Justin Brownlee. Kung nakita po natin yung laban, no? Yung laban ng Southeast Asian Game, yung laban po nila doon sa Cambodia, eh feeling ko mas malakas pa yung Cambodia laban doon sa ano eh, sa Angola, mga shooters, dahil anin na import yung pinarada ng Cambodia, puro Amerikano. So mas malakas yun, mga shooters, sa akin lang palagay. Ha? Pero na-utilize ni Justin Brownlee yung kupunan. No, nagamit niya yung mga player. Na-connecta niya yung mga player lahat. Although binuhat niya yung ating kupunan doon. Nagtala siya ng 28 points. Diba? So maganda yung naging ambag ni Justin Brownlee. Pero ang maganda ron, mga shooters, nakapag-ambag at nakapag-score yung ibang player. Hindi niya sinolo yung scoring, mga shooters. Hindi niya sinolo yung bola. At talagang ito hinahanap po sa ating kupunan, no? Yung outside shooting. And hopefully, makita po natin mamaya yan na may pumuputok tayo sa outside. Hopefully, mapagbigyan yung isang Renz Abando na ipakita niya yung kakayahan niya. And hopefully, pumutok din yung Dwight Ramos shooting outside. Diba? Importante po kasi, mga shooters, na pumutok yung ating outside shooting, magiging maganda ang ating takbo ng ating kupunan. And hopefully, mga shooters, tapos na po yung hateless, tapos na po yung galit natin dito, ipanalangin na lang po natin yung ating Gilas Pilipinas na manalo again South Sudan mamaya. Laban Pilipinas, kung ano man po ang inyong magiging opinion, sa baba po natin pag-usapan dyan sa comment section. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ingat and God bless everyone. Adjourn. Laban Pilipinas, puso.